What's up guys? Bike review tayo ngayon, CB650R. Ang pinakamalupit na 4-in-line sa Pilipinas. Ang pinaka affordable, syempre sa brand na Honda. Maganda ang laban niya guys. At ang kanyang mga contender ay yung CBs, yung nga, yung CB650, MT-07, yung mga Benelli 500, di ba? Yan yung mga mid-range. Pero ito guys, CB650R ang pinakamalupit. At ito yung mga kilala natin noon o naririnig natin noon na tipong pag ikay naglalakad sa daan eh mapapalingon ka na lang bigla pag dumaan yung CB400 or CB1000. Yan yung mga sikat na bike nung araw. So yan yung pinaka parang signature, tulog na signature na big bike, yung mga 4-in-line. Alright, so ngayon guys, tetestingin natin kamusta ang handling, kamusta ba ang performance na CB650R? Itatanong din natin yan sa mismong may-ari ng CB650R na si Sir Doy. Alright, maraming salamat Sir Doy sa pagpapa-unlock na ma-i-vlog ang iyong CB650R. Ayon, traffic. Alright, wait lang guys. Malapit na tayo. Alright, ayan na, CB650R. Sir Doy! Na araw. Sir, naka-vlog ako ngayon. Ha? Naka-vlog ako, sir. Ha? Sorry. Na, alam mo. Kanina pa kayo dyan, sir? Kanina pa kayo dyan? Ang ganda ng ilaw mo, sir, ha? Oo nga, ay pa-adjust ko dun sa kapatid mo yan. Mas mababa siya kumpara sa ating MT-09. So, mas komportable ang komportable. Ano height mo, sir? 5'10"? 5'10"? 5'10 yung height ni sir. Alright. So, testing ulit. So, una sakay. Ang ganda po ng tunog.
So pag hinold ko, mamamatay po yung traction control. Pag hinold ko, sir, mamamatay yung traction control, no? Naka-on yan, ayan. Ayan, naka-on po yan. Okay. Tara po. Alright. CB650R. Unang sakay. So, maano mo agad, manonotice mo agad na yung manibela niya mas maikse para sa ating MT-09 busina. Yun, lakas ang busina nisa. Alright, so sa mga button niya, maganda ang pagkakagawa ng button. Malinaw yung pagkakaprinta. Pagkakaimprinta mga meaning ng button. Ayan, kitang-kita mo siya. So, Japan na Japan. Alright, signal light, naliligaw. Yun, same pa rin. So sa comfort ng shocks, halos same naman din sa ating MT-09. Pero ang kagandahan dito guys, talagang maano mo yung tunog ng inline 4. Ayan. Inline 4 na inline 4 ang tunog. Thank you. Okay. So talagang halimaw tunog inline 4. Ito yung mga tipong pag naka-pipe, mapapalingaw nga talaga sa daan. Sa preno, smooth. So sa clutch niya, malambot din siya guys. Alright. So pagsakay mo agad kay CB650R, maramdaman mo agad na confident na confident kang i-drive ito guys. Dahil sa baba niya tsaka mga hita mo, sa height ko na 5'8, sakto-sakto lang sa height ko guys. Right. So halos parang hindi ka nalayo kay MT-09. Upright din ang kanyang manibela. Kasabay nga pala natin si Sir Doy. Yan. So bike review tuloy ano rin. Merienda. So madali rin kapain ang kanya neutral. Ayan, napakalambot. Neutral agad. You know. So sa kanyang gauge naman, naka TFT screen na rin. So hanggang 14,000 RPM. Taas. Grabe. So ang pang endurance, daily ride, bagay na bagay sa inyo to guys. So CB650, napakabait niyang gamitin guys. Pero yung power tsaka yung tunog talagang talagang halimaw. Right. Dumadugong-dung. Yan tulog ng inline 4. Why fuel capacity 15.4 liters. Ganun kadami. So sa ating MT-09 900cc na eh 14 liters lang. So mas lamang guys sa fuel capacity.
So sa traffic, hindi ka maiilang. Ayan ating position ng ating mga paa. So kung sa mga girls na nagbabalak mag-start, mag-big bike, o nakapag-big bike na, magandang simula rin ito para sa inyo guys. Tara, overtake. So yung pala ganda sa gate siya guys. So meron ka ng tachometer dito na RPM. Tapos meron din parang nakasummarize na RPM dito sa baba. So makikita mo doon yung temperature, oras. Okay, high and low. Yan. So napakasimple niya. CB650. So init check. Halos di yung maramdam. Kanina pa ito tumatakbo guys, by the way, itong CB650R natin. Wala kang mararamdaman na init sa yung mga hitang kay ganda. Pakiwari ko guys, pag traffic, talagang hindi ka mahirapan ilusot-lusot to. Hindi ka rin may ilang. Alright. Okay talaga yun. Kumbaga napakasimpleng bike pero napaka-astig. CB650R. Kumbaga hindi siya pinaka-complicated na bike guys. So andito na, meron ka rin traction control, riding mode. Yun ang hindi pa alam ni Sir Doy, kung may riding mode nga ba ito si CB650R. Pero advantage siya guys, syempre. Yung traction control, ang palaking advantage nun. Dual channel ABS. Pakaligisin niya. By the way guys, all stock to guys ha. Wala pang napalit na ng butyo. So kung ano yung naririnig yung tunog, yun ang mismong tunog nito, out from the factory. Braking control, testing natin, okay. So ramdam mo guys ang kanyang Showa port. So stock headlight. Ayan yung stock headlight ni CB650R. Napa classic look, retro look. Alright, yan yung tipong hindi ka magsasawa. Alright. Napakana niya. Kapag ito yung big bike na pinaka-compact. Compact na tipong naka 4-in-9 ka. Tapos di ka matakot dahil mabigat. Napakagang na guys. So kumbaga, pag sinakyan mo siya, andun talaga agad eh. Parang masabi mo na kayo iisa agad. Hindi ka magdadalawang isip. Kasi mayroong mga bike na pag sinakyan mo, parang kailangan pang gamayin eh. Pero ito, ito yung bike na pag sinakyan mo, ikaw na talaga. So, sa position ko to, halos wala ka talaga maramdaman na init guys oh. Ganun kabait. CB650R. Ganda lang po si Anisir.
rin na mas kulit na kamunog eh. Magkaiba yung torque niya compare sa MT series. Pero mapipil mo talaga guys na yung power talaga nandun. Shoutout kay kuya. Yung bike to. Naka-4 inline ka na. Or galing ka naman sa higher CC. Pero gusto mo naman yung magaang. Ito, CB650R. Talaga napakagaang. So, syempre Honda. Talagang matik na yan guys. Napaka-reliable na, di ba? Alright, practice natin corner. Kumusta naman ang corner? So, sa pagliko guys, feeling sa pagliko, CB650R. So, hindi naman yung parang nagahatakang kayo. Alright, corner ulit. Sa pagliko guys, hindi siya marapiliko kahit napakagaan. Sa musunod din take note, medyo maragtag yung daan ha. Kahit ganda ng view. Hanap ka ng classic retro bike pang araw-araw gamitin, eto na yun, CB650R. Astig sa tunog, halimaw din sa power. So kahit araw-araw mong gamitin guys, palagi ko hindi ka magsasawa dito. Heat check, okay, heat check. Halos mas malamig to kumpara sa ating MT09. Halos parang hindi na siya umiinit guys eh. Tsaka pag sinakyan mo siya, balance eh. So CB650R. Halimaw talaga. Alright, CB650R. Ang harapan niya ay may 120 by 17. At ang kanyang likod naman ay may 180 55 by 17. Napakalapad guys ng bulong ng CB650R. Alright, nakikita mo guys na napaka-compact ng bike na yan. At kitang-kita mo manakbo. Napaka-astig, napakatatag. CB650R. Wow! Great power delivery. Honda power CB650. At laging naka-on ang kanyang traction control. Kaya talagang confident na confident kang gamitin CB650R. Lalo na sa height ng ganyan. At ang height mo ay 5'6", 5'5". Napaka-confident mong gamitin ito guys, dahil halos lapag na lapag ang iyong talampakan sa lupa. Alright, CB650R. Alright.